Ako, andito po ulit ako. Ay, iba naman po ang topic natin ngayon. Alam niyo po ba, marami po nag-aalaga po dito ng mga bata. Mga iniwan po sa mga bagong panganak po. Isang bagong panganak. O kaya ilang taon lang po. Ay, iwanan po ng mga magulang. Kasi mga natives po, yung mga pana. Pana po tawag namin dito. Dito po sa Canada. Alam eh. Kaya po, yung mga Pilipino po, marami po nag-aalaga po dito. Isa nga po, bagong panganak lang, iiwanan na po sa, iiyaan na po sa inyo yung mga namamahala po. Mag-a-apply po kayo kung paano po kayo makapag-alaga po ng bata. At alam po, malakpong bigayan po dyan eh. 1,500 po yata, isang bata, isang buwan. Wow. Parang, baka sobra pa po, ha? Hindi po ako sigurado. Kasi po, yung pong kasama ko sa trabaho, ganun po ginagawa niya, eh. Hindi ko po matanda kung tatlo, apat po inaalagaan po niya dati. Sa bahay po nila. Mga anak po ng pana, mga matey. Mga matey po, yun po yung mga puti po na naanakan na ang native, so kaya po nanakan po nila yung puti, ganun po pandagalo po, tawag po nila native po hap-hap po para po hap native, hap French o Canadian o ano po native po ang tawag pero pag yung umiinid na po yung bata sige po, dalawang taon, tatlong taon mas medyo mababa po ang bayad. Isang nga po yung customer ko po eh, dala niya pong bata sa part-time ko dito po sa Vietnam. Eh ano po eh, apat-apat. Isang black na bata, isang puti, saka dalawang natives, dalawang pana na bata, puro bata po. Eh nakakatuwa nga po kasi nagtatagalog po sila, nakakatuwa nga po. Kinakausap ko nga po ang Tagalog, sumasagot po. Tinuturoan po pala ni Tita yung po mga kakilala ko po. Ganun po ang marami pong gumagawa po dito. Guys, mga nag-aalaga po. Malaki po ang kinikita nila. Kaya isa po sa kanila mag-asawa is hindi na po nagtatrabaho, nag-aalaga na lang po. Ganun po dito guys. Yung kasama po ng asawa ko sa trabaho eh, malaki po ng bahay. Dito po sa area po namin, mas malaki po ang bahay po sa amin nun eh. Po pala yung basement po nun eh, doon po nakatira yung mga batang inaalagaan po nila. Tapos kinuha po niya yung kanyang mami. Yung po nagtitingin po sa mga bata. Sila naman po mag-asawa nagtatrabaho. Ganun po guys. Kahit po yung dati nakilala po namin, ang laki po ng bahay guys. Ganun din po ang diskarte guys. Nag-aalaga po ng mga bata. Nag-aalaga po. May black, may white, may natives. Ganun po. Marami po ganun dito guys. Mga dimidiskarte po na ganyan. Kasi po, malaki yung pinagkakitaan po. Yung nga pong kasama ko sa trabaho, maaga nga ako nag-retired eh. Maaga po eh. Maaga po nag-retiro guys. Kasi 60 lang yata o 61 eh. Ay ko ba? Si kuya, patahan sa si kuya. Patamalis na. Sabi niya eh, mag-aalaga na lang ng bata. Sila mag-asawa, ganun po pala. Diskarte po dito guys. Paramihan po lang ano ito, inaalaga. Pero mag-a-apply po kayo kung ma-approvehan po kayo at doon po mag-i-start po yun. Kung ilan po pwede nyo pong alagaan, ilan po pwede ibigay sa inyong bata. Kasi titignan din po kung okay yung bahay nyo. Tuloyan po ng mga bata. Saka dito po, yung po mga pagkain, yung mga gastos niya po, pag aalis po kayo, papasyal niyo po yung mga bata.
kabisan po. Sabi po nung kasama ko, nag-train po sila eh. Sa north pa daw po eh. Sinagot po nung ano po yung pamasahe. Pag nag-taxi naman po sila at umalis po sila, sagot din po ng gobyerno, gobyerno po, binabayaran po sila. May dumating pong pera sa kanya. Dito guys, alaga-alaga po mga bata po dito. Hindi po yung mga pakalat-kalat lang po. Hindi po ganyan dito guys. Wala po kayo makikita mga pakalat-kalat na bata po rito guys. Meron po yung malalaki na yung mga natives. Meron po ganun po yung mga bata po, alaga po dito. O, paano po, maraming po salamat. Sana po nakakatulong po ako sa inyo sa mga naisi-share ko po sa inyo. Buhay Canada po, mga trabaho, mga buhay Pinoy po dito sa Canada.